Simula na po ng simbang gabi, kaya mas hinigpitan ang seguridad sa mga simbahan. Sa Quiapo Church sa Maynila, nakabantay ang mga pulis. May mga tamang lagusan ding itinakda para daanan ng mga tao. May mga tent pa na inilagay para sa mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Tinitiyak din ng mga otoridad na maayos ang daloy ng mga sasakyan. Sa Binondo Church naman, may mga pulis na rumoronda. Paalala ng mga otoridad sa mga nagsisimbang gabi, huwag magsuot ng mga alahas, huwag magdala ng mga mamahaling gamit at hanggat maaari ay huwag magdala ng mga sanggol o bata para hindi maabala. Magsuot din po na itinakdang dress code ng simbahan. Marami rin ang dumalo sa unang araw ng simbang gabi sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda at malakas na lindol. Ayon sa mga deboto, mas lumakas pa ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa Tacloban City, Leyte, na puno ng tao ang Santo Niño Parish na pinakamalaking simbahang katoliko sa lungsod. Nasira ito ng bagyong Yolanda at ngayon pansamantalang tinakpan ng tolda. Sa Dawis, Bohol naman, daan-daan tao ang nagsimbang gabi kahit pa ang misa ay ginawa sa ilalim ng puno ng akasya. Nagtamo kasi ang Dawis Church ng matinding pinsala sa magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre.